Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulihil amin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunting kaalaman mga kapatid, kaugnay po sa buwan ng Ramadan. Alam niyo po ba na sa may oras sa buwan ng Ramadan din na kung saan po ang ating panalangin ay granted o kaya ay katugon-tugon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay sa oras na naihain na po ang ating iftar o ang ating pagkain. Kung ang ating pagkain ay nasa harapan na po natin, ay i-grab natin ang opportunity na tayo po ay manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasi po ang panalangin sa oras na ito ay katugon-tugon po. Ayon sa hadith na naisalaysay ni Abdullah bin Amr bin al-As, sabi niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, narinig ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, lis-sa'imi 'inda fitri da'watun mustajaba. Sabi niya, sa isang nag-aayuno, kapag naihain na daw ang kanyang iftar, ang pagkain daw niya ay nandiyan na. Ibig sabihin, bago siya kumain ay bibigyan siya ng Allah ng pagkakataon na tutugunin ang panalangin niya. Ibig sabihin mga kapatid, sa oras na yung pagkain mo ay nandyan na, naihain na po, ay i-grab mo na yung oportunidad na makapanalangin tayo sa oras na ito. Opo. Pag nandyan na yung pagkain mo sa harapan mo, manalangin ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po kailangan na ang inyong panalangin po ay nakasulat sa wikang Arabic. Ano po ang gusto mong hiningin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay i-grab mo ang oportunidad na gamitin ang oras na ito sa iyong mga kahilingan. Kahit anong lingwahe po ang gamit mo, sabihin mo na po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. At sinabi ng inyong Panginoong Allah, manalangin kayo sa akin at aking tutugunin ang inyong mga kahilingan. So, kung sa ulo mo yung mga ilan sa mga panalangin na naituro ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung isa sa mga panalangin na pangkalahatan, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Ito kasi ang panalangin na talagang saklaw na niya po lahat ng kabutihan sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Pero kung meron kang mga panalangin na gustong hilingin, basta wag lang pong mga panalangin na kumbaga hindi magaganda yung kahulugan, yung panalangin ng mga laban sa iyong kapwa, siyempre yun lang iiwasan natin. Na ipapanalangin mo kasama mo yung kapatid mo na mapasa kanya na wayo kapahamakan, so iwasan natin yun. Ang dapat hilingin natin ng kanyang gabay, kung siya man ay naligaw, naway gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din, iwasan din natin na ang laman ng ating panalangin ay paghiwalayin mo yung mga magkakamag-anak. Sa yun naway, maghiwalay mag-asawa, maghiwalay magkamag-anak. Ay, hindi po ganun. So, dapat po, puro positive po ang ating panalangin. So, i-grab natin ang oportunidad mga kapatid, na kapag nandyan na po yung pagkain, nakahain na po mga ilang minuto, ay manalangin tayo. So, yan lang po mga kapatid. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.